Hello, magandang hapon. Welcome ulit sa channel ko. Pasensya na kayo kung may mga maririnig kayong mga papsulupot-sulupot na mga ugong ng sasakyan or ingay sa paligid. Kasi itong gilid ng daan, ay ingay gilid ng daan. Itong bahay ay ano, busy street tong harapan. Kaya wala akong mapagtaguan kahit saan. At hindi naman malaki itong tinitirhan ko para makapagtago ako sa isang lungga para walang ingay. Oh, kasi may nagsabi sa akin, maingay daw ang paligid ko. So, nahiya naman ako. Kaya lang, wala akong magagawa. Hindi naman paraiso itong bahay para tumahimik. Daan lang daan ang masasakyan. So, wag na lang kayo mag-focus sa, ano, sa ingay ng mga sasakyan o ingay na sa paligid. Mag-focus na lang kayo doon sa sinasabi ko. At sana makatulong ang video to. Sana maka add sa knowledge ninyo, lalo na sa mga maliliit na farmer, no? Na poultry farmer, yung mga nag-uumpisa pa lang at mga interested pa lang na mag-put up ng mga ng layer farm nila. So, kailangan kasi ito pag na may farm ka na. Hindi kasi po pwedeng, ano, hindi kasi po pwedeng hula-hulaan mo. Oo. At maganda ang topic natin ngayon kasi tungkol ito sa efficiency ng efficiency of table egg production or egg production. Sa Tagalog, ito yung kahusayan sa paggawa ng itlog. Ano ba itong efficiency? Kasi lagi nating naririnig, 'di ba, kahit sa ibang agency, kahit sa ako naranasan ko nga rin 'yan, yung ma-evaluate ka sa efficiency. nung time na nagturo ako ng college, way back mga maraming taon na. Nagturo ako. Tapos siyempre, meron akong direct superior, no. Nagtuturo ako, biglang susulpot, akala mo naglalakad lang, pero medyo pepreno, hihinto. Nakikinig kung paano ako mag-lecture. Natatawa ako. Oo, pero bukod pa doon, merong ano, yung peer evaluation na tinatawag. Oo, pero written lang 'yun. Hindi ko lang alam kung kinocompute ba nila o what, paano ba nila na nagagawa yon, paano nila na evaluate kung efficient ka or hindi. Basta, wala akong pakialam doon kung paano nila ako in-evaluate. Basta, pinabalik-balik din ako. Kasi nung time na yun, hindi naman ako regular doon. So, pinababalik naman ako. Pag may, maano yung mate-terminate na sana yung kontrata, may i-offer na ulit sila. So, pinababalik ako. And pero, syempre, dito sa ano, sa layer, iba. Iba yung ano niya, yung evaluation dun sa efficiency. Talagang dito, kailangan mag-compute ka. Kasi, hindi naman po pwedeng, bawa, gagawin mo yung parang, ano, oobserbahan mo lang yung manok, aakyat ka sa building. Panonoorin mo kung ngayong araw ba na to, nangitlog siya. Bukas, ganun ba ulit ang gagawin mo? Titingnan mo ba ulit kung mangingitlog siya? So, sa daang libo, ay sa ilang libong layer mo, hindi mo pwedeng gawin yon. Merong measurement na ginagawa dyan para masukat o ma-measure ang efficiency. At ang efficiency na ito ay basis, no? Kung basis, no? Lalo na kung economist ka na, ano, na producer, basis mo yan para i-keep mo or i-dispose mo na yung flock mo. Oh, pero hindi para ito sa mga lalaking farm kasi ito alam na nila, sila nga nagturo sa amin. Oo. Kaya ito ipinapasa lang namin sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga maliit na farm pa lang at saka sa mga nag-aaral at mga interesado. Pinapasa lang din namin. Siyempre galing ito sa mga malalaki at sa mga henyo, 'di ba? Mga nagtuturo sa amin. So, ito, yung efficiency, gaya na sabi ko, kahit na hindi pa, ano, halimbawa, end na ng productivity niya, no? Efficient pa pala siya, mataas pa yung output niya. So, kinikip pa yan ng farmer. Oo. Nakukuha yan sa pamamagitan ng una dun sa pag-compute ng feed conversion. Oo. Yung feed conversion efficiency, nagagawa yan sa pamamagitan ng pag-divide mo doon sa total feed consumption ng flock mo divided by a dozen of egg produced. Yun. So, kung may 1,000, halimbawa, may 1,000 layer ka at 110 grams ang kain nila per head per day. So, kung 1,000 times 110 grams, expected na 110 kilos
ang feed consumption nila daily. Diba? So, kung halimbawang nasa 90% sila ng production, 90% ng production nila, ang ibig sabihin, sa 1,000 heads, meron silang 900 eggs na inilalabas araw-araw. Yon, 900 eggs. Eh, ilang dosena naman. Oh, kasi kailangan kunin mo ang mga yon, yung mga data na yon ha. Kunin mo ang mga data na yon para makuha mo yung feed conversion. Ilang dosena naman sa isa 900 eggs? O, 900 eggs divided by 12, ilan? So, 75 dozens. Kung i-multiply mo yung 75 dozens times 12, pupunta 900 eggs pa rin. So 75 dozens talaga yung 900 eggs. Yon. Ngayon, dun ka na magko-compute. So, sa 110 kilos na nakain ng 1,000 layer mo, divided by 75 dozens, o edi, ang outcome ay 1.466666. Yun yung ano, yun yung kilos lang na. Oo, yun lang ang timbang ng feed consume para ma-produce ang isang dosena. Gets mo? Mahirap kasi hindi ang totoo naman, hindi ako hinyo sa math, di ba? At saka hindi ito yung kinaiinisan ko nung na part ng subject namin nung college kami. Pero so natatawa lang ako kasi pag pala kailangan mo rin pag-aralan maigi. Siyempre, pinag-aralan ko na rin. Oo. So, ibig sabihin, 1.466666 kilos lang ng feed consume ang kailangan para ma-produce ang isang dosenang itlog. Ganon. So, makikita mo na doon ngayon pero yan kailangan sundin mo yung scientific feeding kasi pagka hindi mo susundin yung scientific feeding ibig sabihin baka mamaya mas malaki yung input mo kaysa output mo. Hindi mo na mamalayan kasi yung iba nakikita ko. Bakit kaya yung first egg ng manok ko ay medium? 'Di ba? Medium. O iba ka mamaya, sobra sa sobra sa pakain, sobra sa pailaw, 'di ba? Kasi imposible yung first egg niya first egg niya ay medium. Siyempre may mga ang unang lalabas diyan ay piwi, yung no weight ganun. And then papalaki ganun. May steps dapat 'yon. Yung biglang baka hindi niya sinunod yung feeding program. So, malamang sa hindi, baka mamaya umpisa pa lang lugi ka na sa patoka pa lang. Kaya kailangan i-compute mong maigi. Tingnan mong maigi, no? Kasi nasusundin mo yung mga feeding program para pag tiningnan mo yung feed yung efficiency ng production mo, ng flock mo sa production, no? Masaya kang makakakita na konti lang pala yung nagamit para makapag-produce ako ng isang dosenang itlog. Di ba? Madaling intindihin. So, paano mo kukunin ngayon yung feed cost ng feed cost per dozen of eggs produced? Oh. Kasi nakuha mo na ngayon yung feed conversion. Ibig sabihin yun yung timbang ng yung amount ng yung kilo, yung ilang kilo ng feeds na nagamit sa pag-produce ng isang dosena. So, magkano naman ngayon ang amount ng feeds na nagamit mo para makapag-produce ng 1,000 of egg. Diba? So, ang gagawin mo ay ganito. So, halimbawa, sa akin yung experience ko ha, kasi hindi ko alam presyo ng ng mga commercial feeds. Pero more or less, mga nandun sa 1,516 kaya siguro, hindi ko alam. Pero kung customized feeds ang ginagamit mo, nandun lang sa mga 1,100 plus, 1,100 plus, 1,200 plus, ganon yung presyo pag customized, yung layer mesh 1 yon. At siyempre nandun sa peak production na yung mga gumagamit ng layer mesh 1, di ba? So, halimbawa, nasa 1,200. So, i-divide mo ngayon yung 1,200 divided by 50, kasi ang isang bag ay 50 kilos.
para makuha mo yung presyo ng tawag dito ng feeds per kilo. Ganon. So, kung 1,200 divided by 50, ang lalabas dyan ay 24 pesos. So, yung 24 pesos ngayon na per kilo, i-multiply mo ngayon doon sa 1.46666 na nagamit na na kilos, no? Na nagamit, na consume para makapag-produce ng 1 dozen of egg. Para makuha mo yung amount na nagastos mo para ma-produce mo yung isang dosenang itlog. So, yung 24 times 1.4666 or 1.4666, kahit baliktarin mo yun, siya pa rin. So, 1.4666 times 24 is more or less manan dun sa 35. Ganon. 35.19. Ganon. Ganon yung ano niya, yung amount niya. Yun. So, yung cost per, ano, yung feed cost per dozen of egg produced, yung feed cost per dozen of egg produced ay 35.19. Ganon. So, ganon, yun yung ano, yung amount. Yun na yung nagastos mo sa ano, para sa, para doon sa dozen of egg produced. Ganon. Yun na yung nagastos mo, 35 pesos. So, sa isang dosena pa ng itlog, nakakagastos ka pala ng 35.19 pesos para ma-produce yun. Ganon. O, ngayon, syempre, makikita mo na dyan kung kikita ka ba o hindi doon sa pag-compute mo, kung kukumpitin mo yung cost per unit of egg naman. O, paano mo kukunin yung cost per unit of egg? So, pagka kukumpitin mo, ganito. Diba sa 900 pieces of eggs ay 75 dozens? At ang na-compute mo ay ano? Ang na-compute mo ay 35.19 yung amount, yung amount ng nagastos mo sa pag-produce ng per dozen, di ba? Pwede namang i-shortcut 'yan eh. Oo. Kasi the same pa rin. I-shortcut mo. 35.19 divided by wait lang, excuse me ha. Wait lang. Saan na yun? Ayun. 35, excuse me. 35.19 divided by 12, no? 35.19 divided by 12. So, lalabas ngayon ay 2.9325. Yun. So, yun yung ano, yun yung cost per unit of egg. Ibig sabihin, yun na yung magiging presyo ng, ay, yun na yung magiging cost of production mo per unit of egg, per unit of egg na. Oh. Pero kung gusto mo naman ng long hand, edi gawin mo, 35.19 times 75 dozens equals 2,639.25 ang nagastos mo sa pag-produce ng buong ng lahat ng 900 eggs. Ganon. So, divided by, so, i-divide mo yon, divided by 900 eggs equals, siya din, 2.9325. So, may short, may shortcut na pag-compute at may long cut na pag-compute, pero doon pa rin pupunta. 2.9325. So, yun yung magiging parang basis mo kung paano mo presyohan yung feeds mo, ay yung feeds, yung egg mo. O, kasi diba ang tumatakbong presyo naman ngayon sa small ay 5, ay 6, ganyan. Okay, 7, 8. Ngayon, iba na eh. Iba na ang presyo. Mahal na ngayon, diba? Oo. Pero makikita mo dyan na yung cost per unit of egg, oh, di ba? Cost per unit of egg, iisa. Iisa. So, yan yung nagastos, no? Yan yung nagastos
doon sa pag ay, yun ang nagastos mo sa pag-produce ng isang unit ng itlog. Di ba? Ibig sabihin, maliit, malaki, small, medium, large, extra large, kung may jumbo pang naligaw, ay, edi, ang saya, di ba? Oh. Kasi, ano, mataas, tao dito, kikita ka. Oh, kasi mababa lang pala yung, ano niya, mababa lang pala yung cost of production niya ng per unit of egg. Oh, di ba? Kaya, doon ang makikita kung efficient ba yung ano mo, kung efficient ba yung farm mo, hindi. Kasi kung ang ano, ang lalabas na cost of cost per unit of egg mo na ay almost 5 pesos na or ano, tapos ang bentahan ng itlog sa market ay ano 5 6 7 o di ba? Kumikita ka pa kaya noon, di ba? O maganda nga 'yan kung mapapababa mo pa. Oh. Maganda 'yan kung mas mababa pa kaysa diyan. Kaya importante yung ano, importante yung malaman yung efficiency ng ano mo, ng flock mo. Kasi siyempre tinitingnan mo din sa paligid ng paligid ng ano mo, di ba, ng market ganyan. May mga supplier na alam talaga nila yon, lalo na yung mga malalaking farm, alam nila yon kung paano nila presyohan yung egg. Kaya may mga ano nga eh, may mga association na nagtatakda nagtatakda na assign ng presyo talaga kasi alam nila yung nako-compute nila. Oo, so ikaw kung hindi ka nagko-compute, edi sunod-sunod ka lang. Oo, ay ganito ang presyo sa paligid. Si susunod ka lang. Pero ang totoo noon, hindi mo nako-compute kung efficient yung ano, yung layer mo sa time na yon o hindi. Oo, kasi sinusundan mo lang yung presyo sa paligid pero hindi ka nagko-compute ng efficiency ng end production mo. Kaya importante din na talagang malaman mo kung efficient yung flock mo o hindi. Kasi mayroon yung iba na nag-ano, tawag dito, nag kinikip nila, yung pinananatili nila yung flock nila dahil nanghihinayang sila dahil may production pa. Ganon. Oo. Pero ang totoo niya, alam mo, pag titingnan mo na nasa break even ka na lang, alam mo na dapat mag-isip-isip ka ng mag-cull ganun or mag-force molting para ma-extend ganun 'yon. Oo. Pero sana itong videong 'to ay nakapagbigay linaw o nakapagbigay liwanag sa isip ng mga nag-uumpisang mag-ano pa lang, mag-farm, mga nagbabalak mag-farm, para at least alam nyo na meron pa lang ano, meron din pa lang evaluation ang efficiency ng egg production, hindi lang yung basta nangingitlog, magbebenta ng itlog, susunod sa agos ng presyo, ganon. Siyempre, titingnan mo yon. Lalo na kung maliit ka pa lang na farm, titingnan mo na yun, umpisahan mo na para matutunan mo na mula pa lang sa umpisa hanggang sa lumaki ka. At sana natutunan, maraming na itulong or maraming na itulong at maraming natulungan itong videong to. Tulungan nyo akong paki-supportahan ang channel ko. Please consider subscribing, mag-like, free naman, at saka paki-share and hit the notification bell para sa susunod na mga videos ko ay ma-notify kayo. Thank you for watching and God bless. At yun sa mga subscriber kong mga supporter na laging nanonood, thank you, hindi ko na kayo i-mention. Alam nyo na kung sino mga yan, kung sino kayo. Thank you very much. God bless us all.